Itong mga 10 piso bimetallic VSP series coins natin ay talagang mga non-magnetic dahil sa kanyang mga materials, yung kanyang composition, no, hindi po namamagnet talaga. Pero bakit meron tayong nakitang 10 piso na magnetic? Kailangan nyo po itong mapanood. Yun, guys, nandito na naman tayo. Welcome po sa ating channel, Calimay Online, guys. No, kumusta po kayo? Kumusta po ang ating pangongoleksyon? Ayan, bago na tayo magtuloy-tuloy, siyempre, huwag po ninyong kalilimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palaging updated. At nga pala, no, ayan guys, oh, mag-join po kayo sa ating membership. Sa nakikita nyo naman dyan sa ating guide. Ayan. Click lang ang join button na yan at tapos may mga instruction yan at kumpletuhin nyo lang po. At para po kayo ay magiging member ng ating Calimay Online Hunters. Alright, unahin natin itong pera ni C. Pernosis, no. Ito po, ito pa sir. 1K star note. God bless po. Tingnan natin yung kanyang pera. 1,000 pesos ito. Medyo sana, no. Ayan. Star note nga naman. Ayan po, walang palatandaan ng mga star note, guys. Makikita nyo doon sa unahan, bago yung mga numbers, meron pong simbolo na gano'n. Hindi naman talaga yan star eh. Pero ang tawag po nila dyan ay mga star note or replacement note. Ayan. Maganda i-collect itong mga gantong mga star note. No? Lalong-lalong nakagaya nito, malutong pa. No? Pwede mong i-frame yan. No? At 1,000 ito. Siguro pwede ko bang utangin muna to? Ayan. So, joke lang. Guys, no? Punta tayo dito sa sunod kay Edna Labadan. Magandang araw. Calimay Online. Pakikilatis naman ng 5 piso BSP. Kung tunay na error ito. Tignan natin yung kanyang barya. 1997 with mid market. Common lang naman. Sa tingin ko, may tama siya. No? Meron siya nga parang na-grinder ito. Mula doon sa mukha, tumagos doon sa 5, number 5, plus dito sa may baba, may linyang ganyan. Sa tingin ko po, ito po ay mga damage lamang siya. Ano damage lang ito, maaaring sinadya, no? Napagtripan, i-grinder, kaya nagkaroon po siya ng ganong tama. So, replyan natin siya, no? Damage coin po. Ayan, so at least salamat pa rin sa inyo mga nagtatanong sa inyo. Kung meron pa kayo dyan, i-share nyo lang na i-share sa Calimay Online Facebook page. At kapag mapipili natin yan, mapapanood nyo po. No? Kay Wilfredo Tubang, gandang gabi po boss. Tanong ko lang po boss, error po ba ito? 1 piso? Magkaiba po kasi, salamat po sa sagot. God bless. Tingnan natin, merong arrow doon sa ibaba ng NGC 1 piso niya. Ayan, sa tingin ko ito pong mga error ko nito ay broad strike. Pareho siya ng mga broad strike error, no? At yung mga ganyang level ng error ay mga common lamang pagdating dito sa atin, dito sa Pilipinas, no? Common lang yan, marami din kasi lumalabas na ganyan na mga coins, no? Pero mga kay Reyes Joey, tingnan natin yung kanyang 5 piso at mukhang maganda itong 5 piso niya, no? Tingnan natin, matingin ka ng pagkakulay na gold eh. Bibihira din yung mga ganyan, ano? Ayan, so magandang i-collect. Pero may kakaiba dito sa surface na yung appearance nitong 5 piso na ito. Kung maaalala ko, parang ito po yung mga tinatawag na clot, no? Clot error. Ayan, tingnan nyo sa reverse. Ayan, meron pang mas malala na clot error dyan, ha? Yung para bang, parang die adjustment. Kaya lang, ito kasi kumakapal siya, no? At halos di mo na rin ma-aninag, no? Yung surface. Sumunod, kay Adonis Vidal, magandang gabi bossing, error po ba ito? Thank you po, tingnan natin at kitang-kita nyo naman agad, diba? Die adjustment error, yung mga ganito, yung sentro sa may inner circle, yung mga image dyan ay nawala na. Ang nangyayari talaga yan eh, kumahalata mo naman na hindi naman siya talaga kiniskis. At ito po yun, yung mga tinatawag na die adjustment errors. Iba-iba din, oh, yung lumalabas ng gantong mga klaseng die adjustment errors. Yung iba, yung halos, yung obverse, eh, halos wala na. Parang nagiging plain na siya. Yung iba naman, naiiwan na lang yung portrait ng tao sa barya. No? Yung iba naman, ang nawawala, yung mga lettering.
Bangko Sentral ng Pilipinas, may mga ganun eh, nawawala na yung mga ganun, yung mga scallop border, no? At ang matindi siguro kung makakahanap kayo ng mga die adjustment errors, yung wala na siya, plain na lang, no, both reverse saka sa reverse, ayun siguro hindi na natin ma-identify kung pera pa ba yun, kung malalaman mo naman, ano. At siguro kung makakakita tayo nun, baka di na nga natin masabi na kuhin yun kung talagang burado na, di ba, na die adjustment error na mula dun sa kanyang reverse at kanyang reverse. Ayan, so maganda rin i-collect itong mga die adjustment error na ito pang sarili, no. At ito na yung ating pinali kay Dennis Sanchez Castillo, idol. Ano masasabi mo dito? Ito yung ating main concern ngayon, no? Yung 10 piso guys. Ayan, no? Bakit na ma-magnet ito? Ayan, siyempre may mga kasagutan dyan. Isipin nyo guys, no? Kasi itong mga 10 piso na to ay mga non-magnetic biometallic series, kasi yung composition, yung materials na ginamit nito ay hindi po nagre-react sa mga magnet. Pero itong kanyang 10 piso ni Dennis Sanchez, ayan, no? Ang lakas pa ng kapit eh, hinihigit mula doon sa baba eh. So ibig sabihin yan, alam nyo, no, may kwento lang din ako sa inyo. Kasi dito sa mga 10 piso by metallic, dati nabalita pa nga yun eh, na maraming lumabas na fake, no, or nagaya ng mga counterfeited na yung mga sindikato na gumagawa, kinounterfeit itong 10 piso na ito guys, no. At hindi na tuloy natin masabi kasi karamihan doon ay nag-circulate sa market. At sabi nila, yun daw, mga fake na yun ay magnetic siya. Pero hindi pa natin masabi yan, ano. So kung bakit naging magnetic itong kanyang 10 piso, tignan natin sa n.nemista.com yung kanyang features. Kasi kaya non-magnetic ang ating mga bimetallic, kaya kasi bimetallic aluminum bronze center in copper nickel ring yung materialis na ginamit nga dito sa 10 piso, kaya hindi siya na magmamagnet eh, yung composition nga, no, yung materialis nga, hindi yun na mamagnet. Ayan, yung 2002, yun din tayo mga 2000 dito, at may mga 10 piso tayo dito na dinisting ko na yung mga yan, no, yung talaga na mamagnet eh. O, tingnan ninyo, di ba, kasi nga sa materials, no? O baka hindi lang gumagana itong magnet ko, kaya hindi nyo mamagnet yung mga 10 piso. Ayan, non-magnetic talaga ang mga 10 piso na yan. So mag-comment kayo guys kung ano sa tingin niyo yung 10 piso niya, kung bakit magnetic yun. Error ko yun ba? Kasi na-magnet yun. Kasi yung materials niya, maaaring metal, bakal, o kaya kung ano man yun, kasi namamagnet nga eh. Magbigay po kayo ng mga opinion niyo kung bakit ang kaganon, no? Kung bakit magnetic ka. Maaaring hard to find ba yun? O rare error ba yun? Diba guys? No? Kasi yung kasagutan dyan, hindi pa natin talagang mapapatunayan kung error nga ba or fake na 10 piso yun. Katulad ng sinabi ko nga kanina. Alright guys, yan. So doon po sa mga meron din mga unique errors dyan, mga hard to find coins, pakilisting sa Kalimi Online Facebook page. Ayan, huwag kalilimutang mag-subscribe guys at i-on ang notification bell, ha, para palaging updated. Hanggang sa susunod po, God bless po sa inyong lahat.